Mayroon po kong kilala talaga ng mga kongresista, no, or yung iba po talaga, meron silang elective positions, no, pero pinaforgo nila yung elective position para po dun sa appointed position din. So ano po ba ang implications nito sa ating umiiral na bata? So siguro din, mag-start tayo kasi tinuro niya rin to sa akin din sa law school, no. Ano tayo ba ng elective versus appointed office, no? Ano ba ang pagkakaiba in terms of rights and obligations? And bakit ako din, ha, personally, I don't know what the reason is, pero kung ako, kung elective official ako, parang I would rather stay in my elective post than be in an appointed post. Pero I don't know, baka you can shed some wisdom into it. Bakit may ganun din po siyang dynamics at bakit ganun din po siya nangyayari? Oh, sa ilalim kasi ng saligang batas natin, Attorney Mimi, ano? Yung elected, ito yung ibinoto ng mga mamayan. Kung sa Senado, ay buong Pilipinas ang bumoto niyan. Kung doon naman sa mga local officials, yung kanyang constituents, yung mga congressman, either by district or yung party list na buong Pilipinas naman ang bumoboto. Ngayon, kapag na-elect na sila o nahalal ng mga tao, hindi sila po pwedeng ma-appoint ayon sa Section 13 ng Article 6 ng Constitution hanggat hindi nila binibitawan yung kanilang elected position. Kasi yung appointed, itinalaga ka ng tao na may kapangyarihan na magtalaga o may power to appoint. Yan ang presidente sa ilalim ng Constitution. Ngayon, tama ka naman dun, Attorney Mimi, no, na para sa iyo, mas maganda yung hinalal ka ng mga tao kasi you have the direct mandate of the people. Kumbaga yung kapangyarihan ibinigay sa iyo ng tao. Kaysa doon sa appointed ka, itinalaga ka lang, ibinigay lang sa iyo ng tao na inihalal din. So, ang tawag natin dyan ay incompatible office. Hindi ka po pwedeng elected at appointed at the same time. So, kung si Senator Angara, ayon sa iyong sinabi, ay tatanggapin yung pagtatalaga sa kanya bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon, nararapat po niyang bitawan yung pagiging senador. Kaya lang, kung hanggang kailan lang ang termino ng Pangulo, hanggang dun din lang ang termino niya, at iyan pa ay nakasalalay kung aaprubahan ng commission on appointment ng Kongreso ang pagtatalaga sa kanya ng Pangulo. Yung elected kasi Attorney Mimi, mayroon siyang fixed term. Alam ba, senador, 6 na taon yan. Tapos pwede siyang ma-re-elect for another 6 years. Samantalang kung i-a-appoint ka, magre-resign ka bilang senador, halimbawa, ma-confirm naman ito ng commission on appointment, mananatili ka dun sa pwesto hanggat gusto ko ng Pangulo. Kasi ang sabi natin dyan sa batas, they're serving at the pleasure of the president. So kung hindi ka na magustuhan ng Pangulo, pwede kang alisin ng Pangulo at any time. Ngayon, kung gusto ko naman ng Pangulo, hanggang sa matapos lang ang termino ng Pangulo, kasi ang tawag natin co-terminus yung appointment na yan. So pag natapos yung term na nag-appoint sa'yo, tapos ka na rin. Unless yung susunod na Pangulo, gusto ka pa. Which is medyo highly unlikely din, no? Usually talaga ay umipit siyempre ng kakilala nila, o diba? Siyempre ng ibang tao nila na mag- as member of their cabinet kapag kaiba na yung administration.